So, ito mo nang ipapakita ko actual na condition ng signal light sa hazard. So bali ito yung request ni Mr. John Leon. Boss John, ito yung request mo na negative trigger ang magagaling sa switch ng signal light saka sa hazard. So bali ang ating kailangan ito guys, tatlong relay. Sa tatlong relay, bali yung dalawang relay ay sa left and right. Tapos yung isa ay sa signal light ay sa hazard. Tapos dito sa ito yung aking ginawang improvised na flash relay na kailangan ng capacitor dalawa na tigo 1500 microfarad, so dalawa. So kailangan natin ng bali ano siya naging 3000 microfarad sa para medyo yung blink nito medyo mabagal. So nag-improvise ako ng resistor na spring ng ballpen. Saka dito kailangan mo rin ng dalawang diode sa connection na ta. So dito kasi kaya medyo maraming diode gawa nitong sa improvised na flash relay. So ngayon titestingin natin guys. So ito yung ating ignition switch. Ito yung ating hazard. So kahit naka-off yung ignition switch ng susi, so pwede tayong gumamit ng hazard. Yan. Sabay dalawa. Tapos pag naka off, so hindi tayo pwedeng gumamit ng signal light sa hindi sa gana. Pero kung marinig yun, nagbiblink, nagkiklik yung ano, yung flasher o yung itong relay, yung flasher relay, kasi hindi siya umihilaw kasi naka off yung ating switch, ignition switch. So yun yung susi. So gagana na yung signal light. Yan. Tapos pag off po siya o hindi kaya kahit naka-on siya, hazard mo, mag-hazard din. Ayan. So next ko guys na ipapakita naman yung diagram para madali nyo makuha. So ibig sabihin sa diagram kasi guys, madali siyang sundan. Yung bagay kasi andun na nakikita mo na eh. So saga pag actual na, medyo gugulo na yung isip mo kasi andyan na, nasa harapan mo na yung mga wire. So iba kasi ang sa diagram kasi sa actual. So bali ito yung request ni Sir John Leon na ako po pwede maging negative trigger ang galing sa switch. So next natin guys ay ang ano, diagram naman. Ito yung wiring diagram. So itong i-share ko ulit ano, para masundan yung kanina yung nasa video. So bali ito yung dalawang relay na yon, tapos ito yung relay ng ito yung left and right, ito yung relay ng sa hazard. So bali ito yung switch ng signal light natin, ito yung switch ng hazard. So bali itong 87, itong 87 na to pupunta yan sa ilaw. Sa sample ito yung ano natin, yung left. So ito maglalagay. Ito maglalagay sa left side na to ng connection. Ibaba natin. Yan. Tapos ito naman yung sa kabila ay sa right side. Yan, yun ang connection niya. So bali ito yung 30 na itong dalawang 30 ng relay pupunta sa flash relay. Pupunta sa flash relay yung dalawa. Sa load o sa light na yan. Ito yung X nito. Ito yung X sa ano to, sa battery o sa ignition. So, balito yung connection natin.
So bali ito yung relay na to, trigger yung 8586, bali coil yan eh. So bali walang problema kahit magkabalitara ng kabit dito, kung alin yung 86 or 85, kung alin yung gagamitin yung ground, walang problema yan. Kasi coil lang naman yung guys eh. Kumbaga wala siyang polarity. So kailangan para gumana yung relay na to, so kailangan ng positive saka negative. So diba ang kondisyon natin ngayon na yan, negative ang trigger galing sa switch saka sa hazard. So ang gawin natin, so bali ito yung magiging right side, ito yung left side. So bali itong gitna, ito yung kanina, isang gitna ay gamitin negative. Yan. Para paparin ng kaliwat kanan, so magkaroon ng negative. So bali ito yung ating left side, ito yung mangyari, ito yan. Left hand, right hand yung kabila. Yan. So bali ito yung right hand natin na relay. So itong right hand pupunta dito sa relay na to. Pupunta. So kaya pupunta yan. Pupuntahin natin dito. So dito tayo maglalagay sa 86. Yan. Itong 85 ating ano to sa ignition sa sose. Tapos yung kabila ng sa switch, so dito tayo maglalagay. So medyo alang anim. So babalin ko na lang dun. Yan. Yan ang mangyayari. So bali 86, so kailangan ng positive kasi ito te, itong sa switch ay negative. So kailangan din ng positive ito. So kailangan din galing sa source. So dito tayo maglalagay ng signal light sa connection sa dito sa may ano accessories o ACC. So bali kailangan natin ng fuse nito sa ACC niya. So bali gamit tayo ng fuse dito na kahit mga 10 amperes guys, 10 amperes fuse. So bali itong 85 po, samahin natin ano kabila yung 85 ng kabila ng relay. Yan, samahin natin yan. So yan, tapos itong B, so battery tayo kukuha. So battery, positive ng battery yan. So bali ito, so bali tayo kukuha ito sa battery, kukuha so, kailangan din ng fuse 10 or 15 amperes kailangan din dito. So bali ito pupunta ito sa isang relay ito para ito magiging command niya para gumana yung hazard. So yan, so para gumana yung hazard natin, so kailangan din ng supply ng relay para kasi ano to guys, pag naka-off yung source gagana siya. So ito, pag naka-off yung source, hindi siya gagana yung signal light. So yan, pag naka pag on mo ng source sa accessory, gagana yung signal light kasi may positive siya galing sa source. So pag trigger mo ng kaliwat kanan o kanan, so papalaw itong relay. Pag-follow ng relay, pag-trigger ng relay, so papasok ngayon yung positive dito na galing sa flash relay. So magbiblink ngayon yung ilaw natin. Ganun din yung kabilang side. So waringan ko muna itong sa hazard. So mangyari guys nito, hindi natin sasama yung, di ba dito yung 85-86, yung 85 pinasama natin sa ignition. So ngayon ang gawin ko rito, kasi di ba sabi ko kanina baligtaran naman tong 85-86 eh, baligtaran, walang problema kung alin dito yung
maging positive, mali niya maging negative or ground. So, kailangan natin dito, ang isang neto, kailangan maging positive o maging negative. So, ngayon, so 86 ang ginamit ko rito. Walang problema kung 85, 86 ang gamitin. Para dito, ginamit ko 86 kasi mas malapit, parang hindi na siya iikot pa eh. Tapos, itong 85, kailangan ito ay sa switch galing negative. So, bali ito yung ating main ng hazard ay naka-negative yan. Kasi pag diin mo nito, lalapit itong dalawa. So, kailangan natin dito, itong isa, pupunta rito sa kabila. Yung isa, pumunta rin sa kabilang koneksyon ng ilaw, ng switch, para magkaroon ng trigger itong dalawa, para sabay papalo ito. Pag sabay papalo, ibig sabihin, sabay din siyang didikit. So, sabay yung apat na magbibling yung left and right. So, kailangan natin dito maglalagay. Yan. Yan ang kailangan natin. So, bali itong isa ganun din. Dito ito maglalagay sa isang side. Yan. So, para pagpindot, sasabay ito. Gagana. Pag naka-on yung sose, ano? Pag naka-switch on. So, sose. Kasi may positive siya. Halimbawa, off yung sose. Naka-off siya. Ibig sabihin, cut-off na to. Wala siyang supply. So, kahit pindutin mo tong switch, hindi siya gagana yung relay na to. So, hindi iilaw. Kasi hindi siya magti-trigger gawa nung walang positive. Naka-off yung sose. So, ang kailangan natin, diode. Sabi ko niya sa video kanya, di ba? Kailangan natin ng dalawang diode. So, ang mangyayari, itong 87, pupunta rito. Dito sa linya na to, para magkaroon po ng positive. Ito, 87. So, kailangan natin ang diode. Yan. So, bali ang side ng diode kasi kailangan natin dito ay positive siya. Papasok ay positive. Papasok. So, kailangan natin ng side ganyan. Para pumasok dito sa positive. Papasok sa positive yan. Yan. So, magti-trigger ngayon, magkaroon siya ng positive. Gawa nito, magti-trigger pa rin siya, gawa nito naka-negative to eh. Itong trigger, itong diode, papasok pa rin dito yung positive, yung supply nito pa ng trigger. So, kailangan nito guys, kailangan ito ng negative. So, di ba dalawa? So, maalin dito, alin dito sa dalawang ito, pwede kayong kumuha para mag-trigger itong relay. So, dito tayo kukuha sa isa, mas malapit to eh. Yan. Para pag switch on mo nito, dalawa sasabay. Kumbaga gagana pa nito kasi nga sabay naman itong lalapat eh. Sabay itong contact na to eh. So sasabay ito. Ito sasabay magti-trigger. So pag trigger nito kahit hindi ka naka-on yung sose, okay lang. Kasi gawa nito magti-trigger siya pag switch mo ng hazard, magti-trigger siya. So, yung ignition na to, yung kaling sa battery, tatawid sa 30, 87, pupunta ng tatawid ng diode. Yan o. Magti-trigger siya kasi naka-negative yung kabila ng diode. So, magti-trigger ito, itong relay na to. Sabayan, magti-trigger. So, magkakaroon din siya ng hazard. Tulad sa actual kanya, ganun yan. Tapos ngayon, para habang naka-hazard ka, para walang tatawid dito, hindi babalik sa ignition switch yung supply na to. So, kailangan mo to ng blocking diode din dito. So, kailangan mo ito ng blocking diode. So, putulin mo to,
Ang lang kailangan blocking tayo, hindi ko lang naputol, ano, kasi hindi ko mabura, ball pin. So, ang gawin, ganun din. Yan. Maring putol yan. Yan siya. Para hindi papasok rito yung, for example, kasi itong accessories, hindi lang naman itong dinadrive niya, yung relay. Diba, may mga ilaw ka pa rin nakakabit dito. O kung ano yung mga accessories na kasari dito sa linya na to. So, hindi yun gagana. Pag ang kasari ka, hindi yun gagana. Kasi nga, ibablockin ang diode. Hindi siya papasok dito yung positive, yung harangin niya. So, hanggang dito lang siya. Diba? Hindi siya papasok doon. Pero pag on mo ng susi, saka lang siya magkakaroon ng supply. Kuha niya. Tapos, ang mangyayari, ano pa ba? Kasi guys, baka magtaka kayo, may mga nakikita ako, may napapanood din ako na gumagamit ng relay sa signal light. Kaso nga lang, ang ginagawa nila, itong sa load side na to, ang ginagawa nila, dito nila kinakabit sa coil. Dito sila nagkukonisyon. For example, ito ginagawa nilang positive. For example, ito yung ginagawa nila, ito yung idaan nila dito sa relay. Tapos itong 30, idirect nila sa battery. Para sa akin, hindi siya, kasi may mga flash relay na kailangan ng mataas na wattage o kailangan ng mayroong wattage na sinusunod na kailangan mag-blink siya. Kailangan may load siyang required na para mag-blink siya ng ayos. Kasi kung mapapansin nyo, yung di ba may pagpundi yung likod o kaya harapan, pag isang ilaw lang gumagana, mabilis yung blink ng signal light, di ba? Gawa na may punding isang ilaw. Paano na lang kaya kung ilagay mo siya rito sa coil? Ay, ang coil naman, wala namang load na dinadrive. So, di ba? Hindi siya gagana ng ayos yung flash relay pag dito mo sila i-connect. Kaya hindi siya advisable na dito maglalagay sa coil. Maka magtaka kayo, bakit kailangan pa ng dami-daming connection? Eh, pwede naman pala rito mag-connect sa 86, kasi may nakita ako nag-connect sa 86 o kaya sa 87 ng relay na para siya lang mag-trigger dito. So, bali, hindi yung advisable para sa akin lang. Kasi may, yung, ulitin ko, kasi yung relay may required na load na para mag-blink siya ng ayos. So, yun lang guys. Dito, di ba, mas madali siyang sundan kasi kita mo na. Nga pala, ano, hindi pala guys, gagana yung ating mga ilaw, mga accessories, yung relay, kasi wala pala negative ang battery natin. Nakalimutan ko. So, yan. Nakuha na ba guys? Naintindihan ba?